ako talaga makontak si Chandler. Pati yung mga pinagtanungan ko, ang sabi hindi na siya konektado sa Interpacific. Eh malamang nasa ibang airline na yan. Kahit nga yung mga ibang kakilala namin noon eh, wala rin nakapagsabi kung saan tumutuloy sila roon. Sigurado ako naniniguro yung mga yun na walang makakakuha kay Austin. Isko, nasa na kaya sila? Ay, gusto ko rin makita ang apo ko. Punta ho muna ako sa Interpacific. Emma, gabi na. Malamang sarado na rin yung opisina nila. Ipabukas mo na lang to. Paano ko ipagpapabukas? Hindi ko magagawang matulog na alam kong nandito na sa Pilipinas yung anak ko. 3 taon na ako naghintay. Ang daming katanungan sa isip ko na gusto ko nang masagot kung kamusta ba siya, masaya ba siya, okay lang ba siya, naaalala pa ba niya ako? 3 taon na ako naghihintay. 3 taon ko nang hinahanap ang anak ko. 3 taon na akong nananabik sa yakap niya. Baka kung may alam kayo kung saan tumutuloy si Rome, hindi ko nag-iwan ang address eh. Sorry, Mama. Pero bumisita raw ho siya dito noong isang araw. Kaya lang nakalib ako noon. Sige, ganito na lang. Kapag pumunta ulit dito si Rome, tawagan mo kami. Okay naman kapag may info ko na kung saan talaga siya nakatira, ha? Tawagan mo kami, Ate Grace, ha? Okay, Ma. Salamat po. Don't worry, Emma. Nagtatanong-tanong na rin naman ako para mahanap natin kaagad si Rome. Paglaki ko, gusto ko maging pilot katulad ni Daddy. Tapos, isasakay ko si Mommy at Grandma. Alam mo, Angel, no? Pangarap ni Austin maging piloto din tayo ng Daddy. Sabi ko sa kanya noon, susuportahan ko siya kung ano man ang gusto ko sa buhay. Kung ano rin ang gusto mong parating. Hindi ko siya iiwan habang lumalaki siya hanggat hindi niya natutupad ang mga pangarap. Emma. Pero 7 taon pa lang ang anak ko, nawalay na siya sa akin. Sana magpahintahan ang pagkakataon para mabawi ang mga nawalan ko.